Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Magnanakaw! Yan ang narinig kong kumosyon nung dumating ako sa supermarket. Ang nasabing supermarket na iyon ay ang negosyong napundar naming mag-asawa. Nung una, isa pa lang iyong munting sari-sari store. Kami ay nakatira sa probinsya ng Cebu. Ang bahay at lupa na aming naipundar ay sa kahabaan ng main highway. Madaming dumadaang sasakyan, pati mga tao, kaya naisipan kong magtayo ng tindahan sa aming tahanan. Dalawang buwan matapos kaming ikinasal ng mister ko, siya ay sumampa na ng barko bilang ordinary seaman. At makalipas lamang ang ilang mga linggo, matapos niyang naglayag, natuklasan kong buntis ako sa panganay naming anak. Dahil wala akong trabaho at palagi lamang sa bahay, hindi ko nais na walang gawin. Naiasa lamang ang lahat ng gastusin sa kanya. Tutal, palagi akong mag-isa sa bahay. Sumasama ako sa pagtitinda ng otap sa palengke. Ito lamang ang nakikita kong libangan habang wala pa ang mister ko. At nung nakatanggap ako ng unang padala niya, nagpakabit kaagad ako ng telepono para meron kaming uri ng komunikasyon kahit siya ay nasa malayo. Ang marinig ko ang boses niya ay nagpapalagay ng kapanatagan sa puso ko na alam kong ligtas siya. Matapos nito, naglaan din ako ng budget na magpagawa ng maliit na sari-sari store sa harap ng aming bahay dahil alam ko kapag malaki na ang aking tiyan, hindi na ako makakasamang bumiyahe at magtinda sa palengke. Pinayagan din ako ng mister ko na magbukas ng tindahan para meron akong libangan at meron kaming karagdagang kita na pumapasok. Lalo na't batid namin na pagdating niya muli sa bansa, hindi siya kaagad-agad na makakasampa ng barko. May pagkakataon kasi na tatagal ng ilang buwan bago siya makapaglayag muli. Nagsimula ako sa halagang 5,000 puhunan. Sa puhunang iyon, marami-rami na akong nabili. Maraming paninda, mga chichirya, mga candy, may sigarilyo, shampoo, mga dilata at iba pa. Sa sobrang tuwa ko, nanghiram ako ng kamera sa aking kaibigan na uso pa noon ang film camera. Napicturan ang munti kong sari-sari store dahil nais kong mangulekta ng mga litrato na nangyayari sa buhay ko habang wala sa piling ko ang mister ko. At kahit sa photo album man lang ay makita niya ito. Kaya naman nung nakaipon na ako ng pambili ng sarili naming film camera, tuwang-tuwa ako dahil nakabili ako bago ko pa ipinanganak ang panganay ko. Nakauwi ang mister ko nung 7 buwan akong buntis sa panganay. Pero 2 linggo lamang siyang nagtagal sa bansa at siya ay naglayag muli. Kaya wala siya sa tabi ko nung ipinanganak ko ang panganay at pangalawa kong anak. Nung buntis ako sa 3 kong anak, narinig ko ang tungkol sa video camera. At ito din ay binili ko para nang sa ganon makita niya ang kanyang mga anak. Mga araw na pagsisimula sa klase, mga araw na mayroong sinasalihang paligsahan, mga araw na sila ay aakyat sa entablado sa kanilang pagtatapos ng elementarya, sekundarya at maging kolehiyo. Kasabayan nito ang muntikong sari-sari store ay aking napalago. Ang puhunan kong 5,000 noon ay kumita at nadagdagan ko pa ito ng bigas. Kalaunan, mayroong mga ahente ng soft drinks, ice cream at mga bote ng mineral ang nag-alok sa akin, kaya para na din itong isang maliit na supermarket. At dahil ang pwesto ng aming bahay ay nasa main highway, madami ring bumibili, lalo na yung mga turistang nagpupunta sa aming bayan. Dito ko na nakukuha ang pambaon at pamasahe ng mga anak ko sa tuwing sila ay papasok sa eskwela. Maging ang bayarin ko sa tubig at kuryente, dito na din ako nakakakuha. At ang pera namang pinapadala ng mister ko ay napupunta sa pangmatrikula ng mga bata at mga gamit sa eskwelahan. Dahil din sa pagtutulungan naming mag-asawa, nabayaran din ang bahay at lupa na aming naipundar at paunti-unti itong napapagawa. Malaki-laki ang sukat ng lupa kaya naman ang tindahan ko ay napalaki ko din sa paglipas ng panahon.
Mula sa isang maliit na barong-barong na tindahan, ngayon ay malaki na ito na isang maliit na supermarket. Lahat ng kailangan mo, mabibili mo dito, maliban lamang sa sariwang karne at gulay. Lahat kaming pamilya ay nagtutulungan at awa ng Diyos, ang mga anak ko ay nagsipag sa pag-aaral. At nung nagsimula silang magkolehiyo, dito na ako kumuha ng aking helper dahil lahat sila ay abala sa pag-aaral. Dalawa sa mga anak ko ang piniling mag-aral sa Maynila. Samantala ang aking panganay, nais ding magsiman, kaya kumuha at nagtapos siya sa kursong Marine Engineering. At nung makatapos ang aming bunso, nanatili lamang ng 3 taon ang mister ko sa trabahong ito at tuluyan na itong nagretiro. Pareho na kaming malapit magsisenta. Napapanahon na upang magpahinga na sa trabaho ang mister ko at gugulin niya ang mga oras na magkasama kami. Bukod sa aming supermarket, ang pinagkakaabalahan naming mag-asawa ay ang maliit naming hardin. Dalawa ang tauhan namin sa tindahan at sagot ko din ang kanilang tanghalian at hapunan. Ginagawa ko ito dahil para mas lalo pang ganahan ang aking mga tauhan, nasipagan at ayusin ang pagtatrabaho. Papunta na kami ng mag-asawa sa tindahan upang magbigay ng pagkain ang 2 kong tauhan noong tanghaliang iyon nang meron akong narinig na komosyon. Narinig kong may sumigaw na magnanakaw, kaya naman dali-dali akong nagtungo upang tingnan ang nangyayari. Pagdating ko doon, ang kahera ko ay may tinatawagan na sa telepono at ang isa ko namang empleyado ay hawak sa galang-galangan ang nasabing magnanakaw na iyon. Nung tiningnan ko, nakita ko ito na isang babae. Siya ay nakaupo sa sahig, nakayuko at halatang nanginginig. "Ma'am, bigla po siyang pumasok sa shop tapos kinuha yung karto ng baby formula. Akala ko magbabayad siya, pero nung nakita ko siyang papalabasan ng shop, dali-dali ko siyang hinawakan sa kanyang braso at hindi ko siya pinakawalan. Tama po ang hinala ko na kukuha siya ng paninda na intensyon niyang hindi ito bayaran," sumbong ng empleyado ko. "Ma'am, tumatawag na ho ako ng pulis. Kinokontak ko na po sila ngayon. Wait lang po," sambit ng kahera kong nasa telepono. Nabigla ako sa pangyayari, pero hindi ko kaagad hinusgahan ang babae kasi napansin ko na siya ay nangangatog. "Iha, totoo ba ang bintang nila sa'yo?" Malumanay kong sambit at napaupo ako upang tingnan ito. Nakayokong sumagot ang babae. "Opo." At mahahalata mo sa kanyang boses na siya ay umiiyak. Nung inamin niya, "Sabi ko po sa inyo, ma'am, magnanakaw eh. Kita niyo po, siya na din ang umamin." Biglang sambit ng empleyado ko at mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa babae. "Oo, nakita ko, salamat. Pero maari mo bang bitawan na siya? Mukhang wala naman siyang balak tumakas." Malumanay kong wika. "Pero ma'am," pagtutol niya. Pero tumingin ako sa kanya at tumanguna, okay lang sa akin. At pinahihintulutan ko siyang bitawan na ang babae. At tumingin siya sa mister ko at maging ang mister ko ay tumango din na nangangahulugang sumasang-ayon din siya sa nais ko. "Okay po," sagot nito at binitawan ang babae. Nung pagkabitaw niya, nakita ko yung kamay ng babae, inilagay niya ang kamay niya sa harapan na tila ba may niyakap. "Alam mo bang masama ang ginawa mo, iha?" Malumanay kong sambit. Sa pagkakataong ito, humahagulgol na siya at sumagot ng, "Opo, pasensya na po. Hinding-hindi ko na po uulitin. Narito po ang 5 piso. Ito na lang po ang natitira kong pera dito. Kailangan lang po kasi ng anak ko. Hindi na po kasi siya umiiyak. Kaya kahit ilang scoop lang po nung gatas para hindi na niya matuloy ang nais niyang sabihin. At nagulat ako nung iniharap ko siya sa akin. Nakita kong may bit-bit siyang sanggol na napakaliit. Nagulantang ako, pero dali-dali ako nagsalita dahil nanay din ako. Alam ko ang pakiramdam kaya hindi ako nag-aksaya pa ng oras. "Inday, kumuha ka ng dedehan sa tindahan at hugasan. At ikaw naman, Rogelio, mag-init ka ng tubig. Dalian nyo!" Pasigaw kong sambit. "Mahal, tumawag ka ng ambulansya o doktor para makita yung bata. Bilis!" Pasigaw kong utos. Para silang langgam na nagsikilos ng napakabilis. Pagtingin ko sa sanggol,
Mukhang wala pa itong isang buwan at napakaliit. Ako naman, dali-dali kong binuksan ang baby formula at pagkahugas, binanlian ito at nagtimpla ng maligamgam na gatas. Nakita kong may pulso pa naman ang sanggol at nung inilagay ko ang bote ng dede sa bibig nito, unti-unti itong dumede, bagay na nagpapanatag sa akin ng kaunti. Maya-maya pa, may dumating na doktor upang tingnan yung bata. At dito na nataranta ang babae. Pakiusap, huwag niyo pong ilayo sa akin ang ana. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, siya ay nahimatay. Sumugod kami sa ospital at dito namin nalaman na ang mag-ina ay dehydrated. At ang sanggol naman ay wala pang 2 linggo ang buhay nito, kaya naman dali-dali itong nilagyan ng swero, maging ang ina. Habang kami ay nasa ospital, hindi na ako tinutula ng asawa ko na akuin ang gastusin at magbayad sa pangpa-ospital ng mag-ina. Hindi ko alintana na tumulong lalo na't biniyayaan kami ng Panginoon ng maayos na buhay, kaya naman hindi ko na ito pinanghihinayangan. Dito ko din napansin na sobrang payat ng babae at base din sa sinabi ng doktor ay ang babae ay malnourished lalo na nagpapadede pa siya nung bago niyang panganak. Nasabi din ng doktor na himala o may milagrong nangyayari dahil ang sanggol ay buhay at lumalaban, na nangangahulugang nais pa niyang manatili sa mundo. Matapos kaming kausapin ng doktor, bumalik na ang mister ko sa aming tahanan at tingnan din ang aming tindahan. Habang ako ay naiwan naman sa ospital, iniintay kong gumising ang dalaga. Ilang oras ang lumipas, siya ay nagising at bigla itong nataranta at ang unang hinanap ay ang kanyang anak. Nasaan ang anak ko? Lumuluhan niyang sambit. Maghunos dili ka, iha. Nasa nursery care ang baby mo, ginagamot din ng doktor. Malumanay kong sambit. Wala po akong ipambabayad sa doktor, wika niya. Pasensya na po. Walang-wala po ako. Kailangan po naming lumabas ng ospital dahil wala po akong ipambabayad. Humahagulgul niyang sabi ng paulit-ulit. Iha, huwag kang mag-alala. Nais kitang tulungan. Maari mo bang ikuwento sa akin kung ano ang nangyari sa'yo? Tugon ko. Nagkwento siya sa akin na siya ay laki sa bahay ampunan. Nung nakaraang taon, kailangan na niyang umalis doon at ipinasok siyang stay-out helper at tinulungan din siya makakuha ng bed space para sa kanyang matutuluyan. Habang nagtatrabaho, may nakilala siyang lalaking mas matanda lamang sa kanya ng 2 taon. At sa loob lamang ng ilang buwan, sila ay naging magkasintahan. Ibinigay niya ang lahat sa lalaking mahal niya sa pag-aakalang seryoso ito. Na mahal siya, na handang gumawa ng pamilya nilang 2, pero nung oras na siya ay mabuntis, bigla itong naglaho. At dahil batid niyang kasalanan ang kumitil ng buhay, mas pinili niyang itinuloy ang pagbubuntis at pagsisikapang buhayin ang bata. Hindi ito madali at yung perang kanyang naipon na gastos niya sa kanyang panganganak. At dahil sa kakulangan ng pera at walang katuwang, hindi din siya nakakakain ng maayos, bagay na kailangan niya para makapagpadede at bumalik ang kanyang lakas. Walang pagkain o resistensya sa kanyang katawan, kaya naman ang gatas na lumalabas sa kanyang dibdib para ipakain sa bata ay hindi sapat. Kaya rin nagkasakit ang sanggol. At yung pinapasukan niya, hindi siya pinayagang bumali at ang masakla pa dito, tinanggal din siya sa trabaho. Bago mangyari ang insidente sa tindahan ko, halos mag-iisang oras na daw tumigil sa kakaiyak ang sanggol. Dito na siya nataranta at nagkataong nakita niya ang supermarket ko at alam niyang gutom ang bata. Hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Desperadong desperado, kaya mas pinili niyang gawin ang maling bagay na kunin ang baby formula milk para ipainom sa kanyang anak na nagugutom. Bukod doon, hindi pa natatapos ang kamalasan niya dahil pinaalis na din siya sa bed space na tinutuluyan niya na ilang buwan na niyang hindi nababayaran. Paputol-putol siyang magkwento dahil siya ay lumuluha.
At matapos kong marinig ang kwentong ito, ay mas lalo akong nakaramdam ng awa sa kanya. At naramdaman ko ang kamay ng mister ko na narinig din pala nito ang lahat. Bumalik siya sa ospital dahil siya ay nagdala ng aming pagkain. Iha, eto, bumili ako ng lugaw, sambit ng mister ko. Hindi siya kaagad kumain, bagkos hinanap niyang muli ang kanyang anak, kaya naman sumagot ako ng, "Kumain ka muna at pagkatapos mong kumain, bibisitahin natin ang anak mo, okay?" Tumango ito, "Maraming salamat po," wika niya, at nagsimula siyang sumubo. Habang kumakain siya, napatingin ako sa mister ko at tumango ito. Hindi ko alam pero marahil nababasa niya ang nasa isip ko. O marahil pareho kami nang iniisip, kaya siya tumango upang ipaalam sa akin na kung ano man ang mapagdesisyonan ko ay sumasang-ayon din siya. Naisip ko na bigyan siya ng trabaho bilang isang empleyado sa aming tindahan. At habang siya ay nagtatrabaho, maaari naming tingnan ang sanggol. Total naman kaming mag-asawa ay hindi naman gaanong abala, at ang sanggol ay tiyak kong malilibang kami. Ito ang planong naisip ko. Tumagal ng 3 araw ang dalaga na naka-confine sa ospital bago siya pinayagang makalabas. At habang siya ay nasa ospital, sinabi ko sa kanya ang plano ko. "Talaga po?" wika niya at bigla siyang tumangis. "Maraming salamat po. Hulog po kayo ng langit," patuloy niya. Dahil walang matutuluyan at meron kaming bakanteng kwarto sa bahay, doon ko siya pinatuloy. Nauna siyang lumabas ng ospital at ang kanyang anak na lalaki ay nakalabas makalipas ang 1 linggo. Pagdating namin sa bahay, nakahanda na ang kanilang kwarto. Meron na din akong nakahandang diaper, gatas at iilang mga dedehan para sa kanyang anak. Nung inihahanda ko ang kanilang matutulugan, hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkasabik. Yung mga baro-baroang damit na nagamit ng mga anak ko, mga lampin, bimpo at kumot pang baby na itinabi ko pa sa ataul, nilabhan ko at ipinagamit ko sa kanyang anak. Pagbukas niya ng kwarto at nakita ang loob nito, bigla siyang napaluhod at labis na tumangis. Nababalutan ng emosyon ang kapaligiran ng mga sandaling iyon. Dahil maging ako, hindi ko mapigilang mapaluha. At nakita ko din ang mister ko na umalis dahil batid kong maging siya ay naging emosyonal din. Ilang beses siyang nagpapasalamat ng nagpapasalamat na hindi ko na ito mabilang. Kinabukasan, nagising na lang ako na may kumalabog. At nung pagbangon ko, nakita ko ang hapagkainan. Merong nakahaing pagkaing almusal. "Ma'am, ipagpaumanhin po ninyo. Nagluto na po ako. Patawa din po dahil binuksan ko po yung ref dahil kailangan ko pong kumuha ng itlog para iluto. Hindi ko po alam kung anong oras po kayo gumigising, pero nais ko pong makapagluto na para po mahanda ko po ang almusal po ninyo. Hindi na po ako nakapagpaalam na gagamit ako ng kusina, kaya po humihingi po ako ng paumanhin," sambit niya nang nakayuko. "Wala iyon, iha. Halika na, sabayan mo akong kumain," sambit ko. "Nakakahiya po. Kakain na lang po ako pagtapos po ni sir," sagot niya. "Hindi na. Sige na, halika na. Saluhan mo ako. At pwede mo akong tawaging Nanay Rose. At si Tino naman pwede mong tawaging Tatay Tino." Nakangiti kong sambit at tumango lamang ito. Nakita kong pinahalagahan niya ang aming tulong dahil bukod sa tumutulong siya sa aming tindahan, siya din ay naglilinis, nagluluto at naglalaba na halos wala na akong ginagawa. Ang bahay namin na hindi ko malinis ng maayos, dala na din ang katandaan gaya ng agiw sa kisame, mga alikabok sa ibabaw ng mga aparador, pang display, kusina at maging kubeta. Nung nagsimula siyang tumira sa aming tahanan, halos hindi ko na ito kilala. Napakalinis na parang nagmukhang bago ang aming bahay. Spotless, ika nga, ni isang alikabok wala kang makikita. Madalas ko siyang sabihang huwag masyadong kumilos, pero
Siya ay nagpupumilit at maging ang pagkain namin, siya na din ang nagluluto. Na hindi ko maikakaila na masasarap ang mga putahing niluluto niya. Bagay na ibinahagi niya na pamilyar na pamilyar daw siya sa kusina dahil nung nasa ampunan siya, ito daw ang nakatoka niyang gawain. At nung pwede nang lumabas ang sanggol sa ospital, ito na ang naging libangan ko. Ang pagkupkup namin sa mag-ina na si Annalyn at ang sanggol na pinangalanan niyang Lorenzo ay hindi naman tinutulan ng mga anak ko. Bagkos sila ay natuwa dahil meron silang bagong kapatid na kahit daw magkalayo kami o sila ay nasa malayo, ay nakikita nilang meron kaming makakasama. Sa paglipas ng panahon mula sa isang malnourished at payat na babae, siya ay nagkaroon na ng laman. Ang mukha niya na hindi na mukhang bungo, meron na din siyang pisngi at nakita ko ang kanyang masayahin at masiglang aura. Ganoon din ang kanyang anak at lumaki itong masayahing bata. Isang gabi habang kaming buong pamilya ay nagsasalo-salo sa pagkainan, nung umuwi ng probinsya ang aking mga anak. Nagbiro ang pangalawa kong anak at sabing, "Grabe si Papa, akalain mo may lakas pa, nakabuo ka pa ng isa pang anak at may bonus pa, may kasama pang apo." At kami ay nagtawa ng lahat. Bukod sa pagiging abala niya sa gawaing bahay, aktibo din siya sa tindahan. Marunong din siyang mag-sale stock na mas lalo pang nag-iengganyong bumili ang mga customer namin dahil sa kanyang masiglang aura o kumbaga, good mood. Kung minsan, ako na ang nagpapaalala sa kanya na magpahinga, pero palagi niyang sagot ay, "Kulang pa po ito kumpara sa pagtulong niyo po sa aming mag-ina. Habang buhay ko pong tatanawing utang na loob ang pagsagip niyo po sa amin. Kung hindi dahil sa busilak niyong puso, baka naninigas na po kaming mag-ina sa kalsada." Hanggang isang araw, napansin niyang maraming turista na bumibisita sa aming bayan. Nagbigay siya sa amin ng ideya. Sabi niya, mag-display kami ng iba't ibang delicacies na sikat sa aming lugar at ilagay ito sa magandang lagayan, yung pang souvenir o gift box. Sa loob nito, maaaring maglagay ng iba't ibang klase ng pagkain gaya ng otap, rosquillo, masarial, bukayo, ampaw, chicharon at iba pa. Ang ideyang ito ay mula sa mga pagtatanong ng mga turista kung ano ang masikat na pagkain na pwede nilang iuwi bilang pasalubong at ito ang naisip niya. Sa tulong ng mga anak ko sa Maynila, nakakuha kami ng supplier ng box. Nakahanap din kami ng masasarap na suppliers ng mga delicacies na patok sa mga customer, hindi lang sa lokal na turista, maging sa mga banyaga. At ang ideyang ito ay naging mabenta, kaya nagdagdag pa kami ng mga tinda naming pasalubong, gaya ng danggit at daing na pusit. Nagbigay daan din ito na makapagbukas kami ng ilang mga pwesto na ang tinda ay puro lamang mga pampasalubong na sikat sa bayan, kung saan nandoon ang pinakamalaking palengke dahil mas marami at mataong lugar ito. At sa nagdaang 10 taon, hindi lamang yan, napalago din niya ang aming maliit na supermarket. Napalaki pa niya ito, na doble ang sukat nito na pangalawa naming ipinatayong supermarket na nakapwesto malapit sa mga sikat na resort. Hindi ko akalain na ang isang babaeng tulad ni Annalyn ay may talento sa pagnenegosyo at siya ay isa ng ganap na businesswoman. Dahil sa paglago nito, hindi na niya kayang mag-isang pamahalaan ito, kaya naman katuwang niya sa negosyo ang anak kong bunsong babae na nagtapos ng accountant. Dalawa sila ni Annalyn ang namamahala at nag-aasikaso nito. Samantalang ako at ang mister ko, abalang maging lolo at lola kay Lorenzo, na isang bibo, magalang at malambing na bata. Na madalas akong kumuha ng litrato at video naming pamilya gamit na ngayon ang cellphone. Hindi ko man inaasahan ang pagdating nilang mag-ina sa aming buhay ay magbibigay ng karagdagang swerte at kaginhawaan sa aming pamilya. Na ang simpleng pagtulong ko na iyon ay nasuklian pa niya ng labis. Pangalawang video. Mula nang magkaisip ako, batid kong wala akong ama. Isa kasi si nanay na iniwan ng lalaking nakabuntis sa kanya.
Mga ganitong klaseng nilalang ay hindi nararapat na maging ama o magulang. Kaya mas okay na sa akin na hindi ko siya makilala. Basta ang mahalaga, kasama ko ang aking ina. Walang pinag-aralan, kaya kasambahay lamang ang kanyang nahanap na mapasukang trabaho. At dahil hindi niya ako maiwan na mag-isa, nakahanap siya ng mapapasukan na maaari akong isama. Kaya naman nagsimula kaming tumira sa bahay ng kanyang amo na kanyang pinagtatrabahuhan. Unang amo niya nung maliit pa lang ako ay mabait. Kung minsan kapag abala siya sa mga gawaing bahay, ang amo niyang babae ang tumitingin sa akin kahit hindi pa ako nakakapagsalita. Hanggang sa lumipas ang mga taon at naalala ko na nung nagsimula akong mag-aral, palagi niya akong tinuturuan sa aking mga takdang aralin. Sa kanya din ako natuto na magbasa at magsulat. Nung marunong na akong magbasa, madalas kong gawin ay magbasa ng mga aklat at kung minsan ay gumuhit. Wala pang anak ang nasabing among iyon, kaya naman natutuwa ito sa tuwing nakikita ako. Pero ang amo niyang ito ay kalaunan ng ibang bansa kasama ang kanyang mister. Habang hindi pa nakahanap si nanay ng bagong malilipatang stay-in, umekstra ito sa mga labada at pamamalantya. Hanggang sa nakahanap siya ng bago naming malilipatan na pumayag na kasama akong manirahan doon. Nagsimula akong tumira doon nung ako ay 10 taong gulang. Masaya naman ako lalo na nakakapag-aral at magkasama pa rin kami ng aking ina. Para sa amin ni inay, maswerte na kami dahil bukod sa meron kaming sarili at maayos na matutulugan, may kasama ring libreng pagkain. Kaya naman upang ipakita ang aming pagpapahalaga sa kabaitan ng amo ng aking ina, ako din ay tumutulong sa mga kanyang gawain na kaya kong gawin. Maayos at maganda na sana ang lahat. Na tila ba wala na akong ibang may hiling pa. Ngunit meron akong isang hinanaing. Iyon ay ang nag-iisang anak na lalaki ng amo ko na nagngangalang Timothy James o TJ for short. Ay napapansin kong palagi akong inaasar. Kapag natatimingan niya ako na kumakain siya ng ice cream, magsasalita siya ng, ang sarap ng chocolate ice cream. Matapos niyang sabihin iyon, titingin siya sa akin at ngingisi na parang isang aso. Nakakainis sa isip-isip ko dahil isa iyon sa pinakapaborito kong flavor ng sorbetes. Hindi ko maikakaila na sa isang batang tulad ko ay makakaramdam ng inggit. Kasabayan nito, naiintindihan ko ang pagkakaiba namin hingil sa estado sa buhay. Malaki na ako upang maintindihan ang mga ganitong bagay at dahil sila ay mas nakakaluwag, wala ako dapat ikainggit na palaging sumasagi sa isip ko kapag nararamdaman ko ito. Hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang pang-aasar. Sa tuwing may bago siyang gamit, mga magagandang laruan, masarap na pagkain, madalas siyang magpainggit o manukso tulad ng mga, "Maya, tingnan mo yung bago kong laruang pulang kotse. Ang ganda, diba? Ang mahal niyan. Tapos pag nilagyan mo ng battery, aandar ng kusa." Sambit nito at ngingisi. "Maya, ang sarap nung steak na kinain namin. Gaya ng palabas sa TV." Bigla siyang magsasalita kapag nakikita niya akong nanonood. "Maya, ano ba yan ang baho mo?" Panunukso niya sa akin. Madalas kapag nagpapapansin siya, nakikita ko din na nandoon din ang mami niya. Batid ng amo kong babae ang kinikilos ng kanyang uniko iho. Gaya na lamang nung isang beses na nasaksihan niya na bungguin ako sa balikat nung magkasalubong kami habang ako ay naglalampaso sa sahig sa kanilang sala. Habang nakaupo naman ang kanyang mami sa may upuan ng hapagkainan, napatingin ako sa amo ko dahil ang sakit nung pagkakabunggu sa akin, pero doon ko nakita na ang reaksyon niya ay kibit balikat lamang. May senaryo din ang batang lalaking iyon na biglang sisigaw at, "Mami, kinain ni Maya yung candy ko." Tinanong ako ng mami niya. At dahil hindi ko iyon ginawa, mariin ko itong itinanggi. Masamang magsinungaling, Maya. Malumanay niyang sambit. "Opo, totoo po ang sinasabi ko." Mariin kong tugon. "Okay, pero tandaan mo ang sinabi ko. Masama ang magsinungaling." Sagot nito. "Wala akong magawa kundi ang tumango. Pero sa loob-loob ko, ang dugo ko ay kumukulo dahil kahit anong gawin ko,
Ako ang laging may mali o may kasalanan. Nabanggit ko din ito sa aking ina hingin sa pang-aasar at pamimintang sa akin ng anak ng amo namin. Pero sa tuwing magsusumbong ako sa kanya, iisa lamang ang sagot nito. Anak, pagpasensyahan mo na lamang, lalo na sa kanila tayo kumukuha ng ikinabubuhay natin. Isa pa, mabait naman ang mga magulang nito, kaya't hanggat maaari, huwag mo na lamang pansinin. Alam kong may mali, pero anong magagawa natin? At alam kong matalino ka, kung kaya't lawakan mo na lang ang iyong pang-uunawa. Dahil wala naman akong magawa, kundi ang pagpasensyahan na lang din. Kaya kung nais ko mang gumanti o mang asar din na pabalik sa kanya, hindi ko magawa dahil nakikitira lamang kami sa kanilang tahanan. Lalo na, ipinasok nila ako sa parehong paaralan ng kanilang anak. Ang nasabing eskwelahang iyon ay pagmamay-ari ng pinsan ng amo kong lalaki. Naalala kong nabanggit nila na tamang-tama dahil ang mga grado ko ay matataas, kung kaya't sulit at kapakipakinabang kung doon din ako mag-aaral. Sa pang-aasar ni TJ, kung minsan hindi ako naapektuhan, pero minsan may pagkakataong napipikon ako. At kapag nangyayari ito, sumasagi lagi sa isip ko na kung pwede ko lang siyang sabunutan, na kung pwede ko siyang kurutin ng napakaliit para maramdaman niya ang kirot. Ngunit hanggang imahinasyon ko lamang ito, dahil alam ko kung saan ko dapat ilugar ang sarili ko. At sa tuwing napipikon ako, ipinipikit ko lamang ang aking mga mata at hihinga ng malalim upang maibaling ang aking pag-iisip sa iba, dahil kung hindi, baka sakangkungan kami pulutin ni nanay. Nung matuklasan kong pareho kami ng eskwelahan na mapapasukan, hindi ko maiwasang mabahala dahil sa mga kilos niya sa bahay ay maaari niya rin gawin sa aming paaralan. At ang pangamba kong ito ay naglaho nung umasa siyang hindi niya ako kilala, hindi niya ako pinapansin, ni hindi rin niya ako kinakausap, nadaig ko pa ang isang estranghero. Hindi ko mapigilan na mapanatag dahil ang kanyang panunukso ay hindi nakakarating sa aming eskwelahan. Kaya naman ang pinakapaboritong oras ko ay sa tuwing ako ay nasa paaralan. Dito ako hindi naiinis, hindi nai-stress kumpara sa tahanang iyon. At ang isa pang nagpapaganda ng araw ko sa tuwing ako ay nasa eskwelahan ay dahil dito ko din nakilala ang mabait at ang tinuturing kong matalik na kaibigan na si Amanda, na hindi ko akalain na pinsan ng anak na maamo ko ito. Tama po kayo, ang batang lalaking mahilig akong pagtripan. Hindi ko sukat akalain na si Amanda ay malayong malayo ang ugali niya sa kanyang pinsan, na masasabi kong isang tunay na anghel na bumaba sa langit. Hindi niya alintana na magkaiba kami ng estado sa buhay. Pareho kami ng class section, magkatabi ng upuan, naalala ko na siya pa ang unang nag-hello sa akin at tinanong ang pangalan. Nakita ko ang ngiti niyang matamis at agad kong sinagot ang kanyang tanong. Hindi ko mapigilang mailang sa mga kaklase ko dahil lahat sila ay merong magagandang gamit. Nakaramdam ako ng pagkahiya nung nakalagay sa plastic ang aking mga lapis, ballpen at pambura. Hindi ko ito mailabas sa aking bag nung nakita kong naglabasan ang mga magagandang pencil case sa mga kaklase ko nung araw na iyon. Agad napansin ni Amanda na itinago ko ang plastic. Ngunit ngumiti at tumango lamang ito ng bahagya na nangangahulugan na okay lang yan. At ang reaksyong iyon ang nagpakumbinsi sa akin na siya ay may mabuting puso. Natuklasan ko lamang na sila ay magpinsan nung minsang nagkataon na dumating si TJ sa bahay nila Amanda habang ako rin ay nandoon sa tahanang iyon. Sa isip-isip ko, ang liit talaga ng mundo. Akala ko, aasarin niya ako, pero hindi niya ako pinansin na ikinaluwag ng dibdib ko dahil ayaw kong mapahiya sa harapan ni Amanda. Ang pangiinis at pang-aasar ni TJ ay tumagal hanggang kami ay nagsekundarya. Walang pagbabago. Sa bahay, madalas siyang inisin ako at kapag nasa eskwelahan naman, hindi niya ako kilala. Gayunpaman, hindi ko ito hinayaang makaapekto sa aking pag-aaral.
Mas pinagtuunan ko ng pansin ang aking pag-aaral at panatilihin ang matataas kong grado para maiparating sa kanila na marunong akong magpahalaga. Nung minsang nagbahagi ako kay Amanda hingin sa kanyang pinsan dahil sa sobrang inis ko, hirap siyang paniwalaan ako dahil ibang-iba ang kanyang kilos ng pinsan sa tuwing kaharap ko siya. Hindi ko mapigilan ang madismaya dahil parang ang lumalabas, gumagawa ako ng kwento. At mabahala dahil baka sumagi sa isip niya na masama ang iniisip ko hingil sa kanyang pinsan. Lalo na kapag bumibisita sa bahay ng amo ko si Amanda, maayos ang pakikitungo sa akin ni TJ na tila ba nagbabalat kayo na parang maamong tupa. Kaya kapag may nasabi akong reklamo o hinaing hingil sa kanyang pinsan, hindi siya sumasang-ayon o hirap siyang paniwalaan sa mga sinasabi ko. Gayunpaman, hindi din ito naging hadlang sa aming pagkakaibigan. Kasabayan nito, alam din niya na ako ay galing sa mahirap, kaya madalas siyang tumutulong sa akin. Gaya ng pagbibigay ng bagong lapis, ballpen, mga gamit na pinaglumaan niya. Sa tuwing siya ay magbibigay, madalas niyang sasabihin, "Nga pala, may naalala ako, meron nga pala akong lumang tsinela sa bahay, pinaglumaan ko na iyon, bigay ko na lang sa'yo. Sayang kasi, mapapakinabangan pa." Minsan napapaisip ako kung sinasadya niya ba ito, dahil mahalata mo ang isang bagay kung gamit na o bagong-bago pa. Marahil paraan niyang sinasabi na pinaglumaan upang hindi ako mailang sa mga naibigay niya. Kaya labis akong nagpapasalamat, ngunit kalaunan napapansin ko na parang madalas na siyang nagbibigay sa akin. Kaya naman nabanggit ko rin kay Amanda na labis akong nahihiya sa tuwing binibigyan niya ako ng mga gamit. At isa pa, iniiwasan ko na pag-isipan ako na sinasamantala ko ang pagkakataon. May pagkakataon na natatanggihan ko siya. May mga pagkakataon naman na hindi ko ito matanggihan, lalo na kapag sasabihin niya, "Malungkot ako dahil ayaw tanggapin ni Maya yung gift ko." Bukod sa mga bigay na gamit, isinasama din niya ako sa tuwing siya ay lalabas kasama ng iba naming mga kaibigan o kaklase. Siya din ang nanglilibre sa akin, kaya naman hindi ko mapigilan na matunaw na parang mantikilya sa hiya, lalo na kapag kasama ang iba pa naming mga kamag-aral. Batid ko ang kanyang intensyon ay maganda at madalas akong magpasalamat sa Panginoon dahil biniyayaan niya ako ng isang tunay na anghel sa katauhan ni Amanda. Maliban sa aking guardian angel, maganda din ang aming samahan bilang magkaibigan, nagtatawanan, nagbibiruan at napagsasabihan ng mga bagay. At isa sa mga panalangin ko ay purong katiwasayan at kasiyahan lamang ang mata mo ni Amanda. Kaya't kahit ako ay naiinis sa kanyang pinsan na si TJ, makita ko lamang si Amanda. Lahat ng inis ko ay napapawi. Noong oras na kami ay nag-aaral na ng sekundarya, pareho din ang paaralan namin na pinapasukan. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-apply at nakatanggap ako ng scholarship upang mabawasan ang aking matrikula. Nung malapit na kaming matapos ng high school, balak kong maghanap muna ng trabaho at saka na lang mag-aral ng kolehiyo kapag nakaipon na ako ng pera. Subalit ang planong ito ay nagbago nung sorpresahin ako ni Amanda ng magandang balita. Inimbitahan ako ni Amanda na magtungo sa kanilang bahay at hindi ko inaasahan meron na palang nag-iintay sa akin doon. Ito ay ang kanyang tiyuhin. "Ah, ikaw pala ang tinutukoy ni Amanda. Nabalitaan ko magaling ka din sa klase. Salutatorian, tama ba?" Tanong nito. "Opo," maikli kong sambit. "Meron akong nais i-offer sa'yo," sambit niya. "Wow, trabaho," sa isip-isip ko. "Maari kang magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo, iha. Ako ang sasagot ng pangmatrikula at iba pang kailangan mo sa pag-aaral. Kapalit nito, ikaw ay magtatrabaho sa aking opisina. Nabalitaan ko na magaling ka sa numero. Maari kitang i-assign sa finance department. Gusto mo ba?" Wika niyang muli. "Ah, hindi po ba mas mahal ang magagastos po ninyo sa pangmatrikula kaysa sa sasahurin ko po, lalo na po kung ako ay mag-aaral? Hindi rin po ako makakapasok sa opisina ninyo ng 8 oras sa trabaho. Hindi po ba parang lugi kayo? At bakit po ako?" Tugon ko ng may paggalang na tanong. "Ah, naisip ko na yan. Kaya sa oras na makatapos ka sa kolehiyo,
ipagpapatuloy mo pa din ang trabaho sa opisina hanggang sa mabayaran mo ito. Kumbaga, study now, pay later. Maaring nagtataka ka kung bakit ikaw. Simple lamang ang sagot dyan. Ayon sa kwento ni Amanda, ikaw ay isang masinop na bata na isa sa mga katangian na hinahanap ko sa mga empleyado ko. At isa pa, inirekomenda ka din niya. Kaya naman, naisip ko, ang isang tulong ay magiging makabuluhan kapag ang taong tinulungan mo ay marunong magpahalaga. Paliwanag nito. Nung marinig ko ito, hindi ko mapigilan na maitago ang aking tuwa at napasagot ng, "Talaga po?" habang nangingilid ang aking mga luha. Bigla akong napapalakpak sa tuwa nung makita kong tumango ang tiyuhin ni Amanda na kinukumpirma niya na ito. Labis ako nagpapasalamat, hindi lang sa tiyuhin ni Amanda, pati na rin kay Amanda na angel ko. Tila nga ba nahulog na siya ng langit. Tuwang-tuwa ko itong ibinalita kay nanay. Muli hindi ko sinayang ang pagkakataong ito dahil alam kong ito rin ang daan upang kami ay guminhawa ni nanay. Hindi lang iyan, nakatulong din ang mataas kong grado upang magawaran ako ng diskwento sa aking matrikula. Kumuha ako ng kursong accounting. Sa pagkakataong ito, hindi man kami magkaklase ni Amanda, pero pareho kami ng universidad na pinapasukan, habang si TJ ay karating na universidad. Kasabayan nito, nung kami ay nagsimula ng mag-aral sa kolehiyo, marahil binata at dalaga na kami. Natigil na din ang pang-aasar sa akin ni TJ, pero hindi kami nagkikibuan, mapasabahay o sa labas. Kaya okay na din sa akin ito nang mabawasan ang pagkainis ko sa kanya. Lumipas ang isang taon. Ako ay nasa isang kantina sa labas ng aming universidad, nagbabasa ng aking mga aralin nang may naramdaman akong tumapik sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si TJ. May hawak na dalawang lata ng soda. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang nagsalita, "Maya, eto soft drinks para sa'yo." Hindi pa ako nakakasagot, inabot niya kaagad ang lata at napansin kong bagong bili niya ito dahil sobrang lamig pa nito. Hindi ko maiwasang mag-isip na baka isa itong prank at kitang-kita sa itsura ko ang may pagkabahala. "Mainit sa labas, inumin mo itong pampalamig," sambit niyang muli. Ayaw ko sanang tanggapin. Naisip ko, hindi ko naman kailangan ng soft drinks at mas maigi pang umalis na lamang siya. Alam ko ang mga kapilyuhan niyang pinagagagawa, kaya kailangan alerto ako. At dahil hawak ko na ang lata na ibinigay niya sa akin, kaya tahimik ko na lamang itong tinanggap at nagpasalamat. Akala ko matapos niyang ibigay iyon ay aalis na siya, pero bigla na lang itong umupo sa bakanting upuan ng mesa. Maya-maya pa, nagsalita muli ito ng, "Oh, anong binabasa mo?" tanong niya. "Ano to? Bait-baitan," na umiikot sa isip ko. Pero dahil ayaw ko namang maging bastos o walang modo, sinagot ko ang tanong niya. Matapos nun, nagsimula na kaming nag-usap. Pero kahit na ako ay casual at maingat na sumasagot sa mga tanong niya, ako ay nananatiling alerto. Hanggang sa kalaunan, napansin ko na parang hindi naman siya gagawa ng kapilyuhan noong araw na iyon. Sa totoo lang, nagustuhan ko din ang mga paksa na aming pinag-uusapan. Na tila ba, ibang-iba na siya? Na para bang yung sumanib na kapilyuhan sa kanyang katawan ay umalis na? At nung masandaling iyon ay papagabi na nang bigla niyang isiningit sa usapan ang, "Alam mo, dinner time na, nagugutom na ako. Ikaw, nagugutom din ba? Gusto mo ba akong saluhan kumain? Iyon ay kung okay lang sa'yo," sambit niya. Hindi ako makasagot kaagad dahil hindi ko alam kung may masama ba itong motibo. Pero kasabayan din ito, naisip ko, halos mag-isang oras na kaming nag-uusap. Wala naman siyang ginagawa. At isa ba pakiramdam ko, hindi ko siya pwedeng tanggihan. Baka mamaya, kung makaramdam siya ng pagkapahiya, gantihan niya ako sa oras na umuwi kami ng bahay. Opo, maging sa mga panahong iyon, stay in pa din kami ni nanay sa bahay nila TJ. Kaya sumang-ayon ako sa kanyang alok, nagpatuloy pa ang aming pag-uusap habang kami ay kumakain sa isang kainan.
dito ko din napansin na siya ay meron ding taglay na kabaitan. Hindi siya ng asar o ng inis kahit isang beses numasandaling iyon. Pakiramdam ko para akong nananaginip dahil hindi ko siya ganoon nakilala. Bukod sa maayos siyang kausap, nagbibitaw pa ito ng mga biro. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-enjoy yung hapunang iyon. Naisip ko na baka nga nag-matured na siya. Dito ko din napagtanto kung bakit siya sikat sa aming paaralan. Bukod sa matatas siyang magsalita, mabait siya, palabiro, na ngayon ko lamang ito nasaksihan. At naiintindihan ko na din ang paglalarawan ni Amanda sa kanyang pinsan. Hindi man ako makapaniwala, pero totoo ito. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, nakangiti na ito at bumabati pa ito ng magandang araw. Kung minsan naman sa labas ng paaralan, kumakaway pa ito o ngumingiti. Naninibago ako sa pag-iba ng kanyang ugali, pero mas gusto ko na ito kaysa naman noong kabataan pa namin. Kasabayan nito, madalas na din kaming mag-usap. Para sa akin, parang too good to be true. At nung minsan nagkita kami ni Amanda, hindi ko mapigilan na ibahagi sa kanya ang mga pagbabagong napansin ko sa kanyang pinsan. Ngunit hindi ko pa din maiwasang mangamba. Sa tingin mo, totoong nagbago na siya? Hindi kaya may hidden agenda yon? Sambit ko ng may pag-aalala. Bigla na lang bumungisngi si Amanda dahil sa kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Hindi kaya paranoid ka lang? Matagal ko nang sinasabi sa'yo, mabait ang pinsan ko. Ikaw lang ang hindi naniniwala. At isa pa, ni minsan wala akong nasaksihan na kapilyuhan niya. Trust me, he is the nicest person I know. Tugon ito. Kung sa bagay, sambit ko. Dahil nagpatuloy ang magandang trato niya sa akin, naisip ko na ang nakaraan ay nakaraan. At isa pa kung ako nga, nabigyan ng pagkakataon na gumanda ang buhay. Sino ba naman ako na hindi siya bigyan din ng pagkakataon na magbago? Nagdaan muli ang panahon. Tinanong niya ako na, Maya, merong magandang restaurant na trending sa social media. May magandang tanawin at masarap din ang food. Gusto mo ba akong samahan? I-try natin. Sumagot ako ng oo, pero sa oras nang wala akong pasok sa trabaho at pasok sa eskwela. At dumating ang araw na iyon, isang magandang kainan sa may Rizal na may magandang tanawin at talagang nakaka-relax. Bukod sa kanilang magandang disenyong restaurant, masarap din ang pagkain. Umorder din siya ng cocktail. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang alak sa katawan ko na tila ba ako ay nag-e-enjoy. Kamusta yung restaurant? Pagkain, nagustuhan mo ba? Tanong niya. Oo, ang ganda niya. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito. Hayaan mo next time, ako naman ang manglilibre sa'yo. Sagot ko, sure. Sa totoo lang, birthday ko ngayon. Mamayang gabi meron akong family dinner kasama sina mami at daddy. Sambit niya, ala, sorry. Sorry, hindi ko alam. Pasensya na, wala akong dalang regalo. Bigla kong sambit. At pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, pulang-pula ang pisngi ko sa kahihiyan. Eto ako, sobrang nag-e-enjoy. Walang iniisip ni hindi ko man lang alam na kaarawan niya na wala man lang akong dalang regalo, na lumabas, na wala akong paki. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Dahil ilang taon na kaming nakatira sa isang bahay, hindi ko man lang natandaan ang kanyang kaarawan. Masyado akong nakafocus sa mga hindi magandang bagay na trato niya sa akin. Okay lang, sambit niya nang nakangiti. Ang mahalaga, pinaunlakan mo ang paanyaya ko, dagdag niya. At umorder pa siya ng karagdagang cocktail nung tanghali ang iyon. Maya, may ipagtatapat ako sa'yo, sambit ni TJ. Nakatingin lamang ako sa kanya pero hindi ako sumagot. Alam ko na madami akong ginawang hindi maganda sa iyo nung kabataan natin. Sa tingin mo ba mapapatawad mo ako? Nais ko sanang humingi sa lahat ng mga pangiinis ko sa iyo, dagdag niya. Ah, wala na iyon. At oo, tinatanggap ko ang sorry mo. Kalimutan mo na din iyon. Pasispas, ika nga, sagot ko. Salamat. Nga pala Maya, meron pa akong nais na ipagtapat. Wika niyang muli. Ano yun? Sagot ko. Ah,
Alam mo bang matagal na kitang gusto? Sa tingin mo ba, mabibigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka? Na ipakita ko sa iyo na tunay ang intensyon ko at nais. Wika nito ng nakangiti. Hala, hindi yan totoo. Maya, baka isa lamang yang patibong. Huwag kang makinig sa maamo niyang boses. Yan ang tumatakbo sa isipan ko. Ngunit, ang lumabas na salita sa aking bibig ay, Okay. Hindi ko akalain na ang bibig ko pa mismo ang tatraidor sa akin. Pero aminin ko man sa hindi, nakaramdam ako ng kilig. Mula sa unang date na iyon, nasundan pa ito ng madami. Hanggang sa napapansin ko na ako ay tuluyan nang nahuhulog sa kanya. Hindi ni minsan sumagi sa isip ko na magkakagusto ako sa kanya. Ang taong pinaka kinasusuklaman ko nung kabataan ko, ngayon siya na ang laman ng puso ko. At nung araw na sinagot ko siya, iyon din ang araw na nagtagpo ang aming mga labi. Nais kong ibahagi ang balitang ito kay Amanda, pero yung lihim na ibinunyag niya ay nagpalaglag ng aking panga. Masaya kong ibinalita sa kanya tungkol sa relasyon ko sa kanyang pinsan. Congratulations and finally, sambit niya ng nakangiti. Ah, actually Maya, there's something you need to know. Dagdag niya. Sabi niya, nung malaman ni TJ na magkaklase kami nung elementarya, kinausap siya nito at sinabing maging mabait daw si Amanda sa akin. Dahil nung unang dating ko pa lang sa kanilang bahay, meron na daw siyang gusto sa akin. Kaya lang naman siya naging pilyo ay dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman. At isa pa, kapag napansin ang kanyang mami na malapit si TJ sa akin, baka sisantihin si nanay at kami ay paalisin. Ayaw niyang mangyari iyon. Si TJ din ang may ideya at kumausap sa nasabing tiyo na nagpaaral sa akin. Si TJ din ang madalas na nagbibigay ng mga gamit na pinaglumaan galing kay Amanda. Pero ang totoo, yun pala ay galing kay TJ na pinapadaan lamang niya sa kanyang pinsan. Ang hindi niya pagpansin sa akin sa paaralan ay sadya din. Dahil sa kilos niya sa akin sa bahay, mas maigi nang umiwas siya kaysa naman magkamali siya ng galaw na magbubulgar ng kanyang lihim. At ngayon dahil malaki-laki na kami at hindi pa din nagbabago ang kanyang pagtingin, dito na siya nagkalakas loob na kausapin ako. Maya, TJ is your real guardian angel. I'm just a messenger. Wika niya. Hindi ko mapigilang mapaluha. Now you know, please don't break his heart. Nakangiti niyang wika. Tumango ako habang lumuluha. Nung nakita ko si TJ, agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Nagtataka ito, pero isinubsob ko lamang ang aking mukha sa kanyang dibdib habang nagsasalita ng, I'm sorry, I'm so stupid to not to notice, but I will promise to be here for you, my guardian angel. Hindi ko man ito inaasahan, pero nung mga sandaling iyon, habang yakap ko siya, isa lang ang malinaw sa akin, na mas lalo ko siyang mamahalin at batid kong hindi magiging madali ang aming haharapin sa hinaharap. Ngunit, sisiguraduhin kong ako ay magiging matatag at ipaglalaban ang aming pag-iibigan. Pangatlong video. Ang aking pamilya ay payak. Hindi man kami sobrang yaman o matatawag na mayaman, pero masaya, puno ng pagmamahal at may pagpapahalaga sa isa't isa. Pareho ang mga magulang ko na arawan ng kita. Isa ang mga magulang ko na hindi na pag-aral ng kanilang mga magulang dahil sa kakapusa ng salapi. Ang aking ama sa murang edad, maagang umekstra sa konstruksyon. Mula sa helper, sa paghahalo ng semento, sa paglalagay ng hollow blocks, pagpapakinis at iba pa. Sa mga taong lumipas, siya ay naging skilled worker. Mula sa paglalagay ng semento, tiles, pagpapakinis, lababo at pagpipintura. Dahil sa maraming taon niya itong ginagawa, marami nang nakakakilala sa kanya at maraming nagkakagusto sa resulta ng kanyang trabaho dahil ito ay pulido, malinis at maayos.
Ang aking ina naman ay mananahi. Gaya din ng aking ama, maaga din itong nagsimula na manahi ng mga basahan, kurtina at panyo. Si inay ay nakapasok sa isang pabrika ng basahang binibenta sa mga supermarket, furniture store at department store. At dahil tuloy-tuloy ang pasok ni inay, nakakaraos kami sa araw-araw. May mga araw na walang trabaho si itay at kapag wala siyang pasok, siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagluluto, naglilinis, nagkukumpuni ng pwede niyang ayusin sa aming inuupahang maliit na tahanan. Ganito ang buhay namin sa maraming taon. Nakayanan nila akong pag-aralin dahil ako ay nag-iisa lamang nilang anak. Hindi sila nabigatan sa mga pangangailangan ko. Nakakabili ako ng gamit sa pag-aaral, mga damit na galing sa mga tiyanggian o palengke. At isa pa, mahilig si nanay na mamili sa Divisoria kaya naman marami-rami kaming nabibili ng mga gamit para sa aming pamilya. Hindi lang iyan, sa tuwing kaarawan ko, hindi nawawala ang chocolate cake na aking paborito. Wala mang birthday party. Ang mahalaga na idaos namin ito ng magkakasama na may kasamang pansit o kung minsan ay spaghetti. Noong mga panahong iyon, wala na akong mahihiling pa. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatanggap kami ng balita na ang balitang ito ay naghahalong tuwa at kaba dahil ang aking ina ay nagdadalang tao at ipinanganak ang kapatid kong bunsong lalaki nung ako ay 12 taong gulang. Lahat kami ay maligaya sa kanyang pagdating na parang meron kaming bagong pinagkakaabalahan. Lahat ng atensyon nasa kanya. Hindi ko naman ito alintana dahil sa totoo lang, naramdaman ko ang pag-aaruga at ang mainit na pagmamahal ng mga magulang ko sa akin. At dahil sa karanasang ito, ganoon din ang ipinaramdam ko sa aking kapatid. Kapag parehong may trabaho ang aking mga magulang, syempre ako ang nagbabantay at nag-aalaga sa aking kapatid. Pareho kaming lalaki, hindi naman ito nakakailang at isa pa, siya ay maliit pa lamang. Natutunan kong magpalit ng lampin, magtimpla ng gatas at ang maghele sa kanya para siya ay makatulog. Kaya sa bawat araw na nagdaan, palagi akong nasasabik umuwi galing sa eskwela dahil nais kong makapiling ang aking kapatid. Kami ay naglalaro. Minsan ako ay nagbabasa ng libro bilang bonding namin para sa isa't isa. Kapag ay gumagawa ako ng takdang aralin, binibigyan ko siya ng matabang lapis o madalas crayola at papel para siya ay magsulat din upang hindi ako maistorbo. Kapag may natitira sa aking baon, bumibili ako ng coloring book na nabibili sa school supplies malapit sa aking eskwelahan. Napansin ko kasi na mahilig siyang gumuhit at magkulay. Ang pagbabasa, pagguguhit at pagsusulat ang aming libangang magkapatid. Subalit, ang aming tahimik at matiwasay na buhay ay nabulabog nung masangkot sa trahedya ang aking mga magulang. Silang tatlo ay umuwi ng probinsya upang dumalo ng libing sa yumao kong lola. Ang kapatid ng ina ni itay, kumbaga tiyahin ni itay. Habang sila ay nasa probinsya, ako ay pansamantala na nakituloy sa pinsan ni inay na malapit din sa aming bahay na inuupahan. Hindi pa nila ako pinagkakatiwala ang mag-isa, lalo na ako ay menor de edad pa lamang. Nung pabalik na sila ng Maynila, nakasakay sila sa isang van. Ayon sa kwento ng pulis at mga saksi ng insidente, ang nasabing van ay nag-overtake pero sa kasalubong na kalsada, mayroong paparating na bus. Iniwas daw ng driver ng van ang sasakyan, ngunit nawalan ito ng kontrol. At dahil mabilis ang takbo, bumaliktad ito. Sa pagbaliktad nito, nakaharang sa kalsada. At ang mga sumunod na sasakyan na hindi kaagad nakapagpreno ay sumalpok sa tumaob na nasabing van. Ang mga sakay ng van na iyon, isa ang kapatid kong bunso ang nakaligtas. Posibleng ginawa ng mga magulang kong panangga ang kanilang mga katawan at sa pagitan nila ang kapatid kong bunso. Kaya naman nagtamo lamang ito ng kaunting galos at bali sa braso. Ngunit ang mga magulang ko ay parehong hindi pinalad sa nasabing aksidenteng iyon. Sa katunayan, 12 ang mga nasawing pasahero sa nasabing bumaliktad na van.
Nasa 3 taon pa lang ako noon sa sekundarya nung maulila kaming magkapatid. Dito kaming dalawa nakaranas ng gutom. 3 taon pa lang ng kapatid ko nung nangyari ang trahedya. Kaya ang memorya niya sa aming mga magulang ay hindi gaanong kalinaw. Hindi lang iyan, ang mga kamag-anak na napupuntahan namin, ipinapakita nila sa amin na hindi nila kami gusto na manatili doon. Nadamang-dama namin na kami ay pabigat sa kanila. Kaya kahit na gusto kong humingi ng pambili ng gatas ng kapatid ko, hindi ko magawa. O kung nais kong kumuha pa ng karagdagang kanin dahil nais ko pang kumain, hindi ko rin magawa. Bukod doon, palipat-lipat din kami ng kamag-anak na tinutuluyan. Hindi ko mapigilan na maawa sa sarili ko at sa kapatid ko dahil para lang kaming laruan na tila ba pinagpapasa-pasahan. Hindi ko maatim na ganito ang aming sitwasyon. Kaya naganap ako ng maaari kong mapasukan. Meron man lang kaming pangkaing dalawang magkapatid. Sa mga panahong lumipas, mahirap ang naging buhay namin. Sa bawat gabi, hindi ko akalain na mararanasan ko ito na mas lalong ikinadudurog ng puso ko para sa aking bunsong kapatid na hindi man lang niya maalala o maranasan ang mainit na pagmamahal ng aming mga magulang. Kaya naman sinikap ko sa sarili ko na mapunan ito kahit alam kong hindi ko ito mapapantayan. At nung dumating ang 4 niyang kaarawan, dito ko hindi napigilang lumuha dahil hindi ko man lang siya mabilhan ng kahit na maliit na cake. Nanghihinayang ako sa halaga, lalo na pwede pa naming makain sa ibang araw ito. Kaya naman bumili ako ng 3 maliit na cupcake at nilagyan ko ng kandilang maliit. Inilagay ko ito sa plato at habang ako ay kumakanta ng happy birthday song, hindi ko mapigilang mapaluha. Mahahalata sa boses ko na pumipiyok. "Kuya, bakit ka umiiyak?" tanong nito. Dito na bumuhos ang luha ko. Hindi ko na mapigilang tumahan at maya-maya pa, nakita ko din na papaluha ang kapatid ko. "Huwag kang umiyak, bunso. Birthday mo pa man din. Dapat masaya ka." Wika ko habang pinupunasan ang aking luha. "Kasi kuya, umiiyak ka. Kaya naiiyak din ako," sagot nito. "Naalala ko lang sina inay at titay. Pasensya ka na, bunso. Wala akong cake na maibibigay sa'yo. Hayaan mo, babawi ako sa susunod. Mag-wish ka na," sambit ko. "Okay lang kuya, ang mahalaga magkasama pa din tayo," tugon niya. Ang gabing iyon, ang pinakamalungkot ng buong buhay ko, bukod sa pagkawala ng mga magulang ko, lalo na nung nagising ako upang magbanyo. Maya-maya pa, may narinig akong parang umuungol. Inilapit ko ang aking tainga. Dito ko narinig ang boses ng kapatid ko. "Panginoon, ang wish ko po ngayong birthday ko ay lumaki na ako agad para matulungan ko po si kuya. Pakiusap po, palakihin niyo na po ako kaagad. Nakikiusap po ako," sambit niya habang humahagulgol pero pinipilit niyang hindi mag-ingay. Nung marinig ko iyon, bigla kong nalagay ang aking kamay sa bibig ko para hindi ako tuluyang humagulgol at malaman niyang narinig ko ang dasal niya. Bumalik ako sa higaan na tila ba bumabaha ng luha dahil ang aking unan ay basang-basa. Pagbalik ng kapatid ko sa higaan, niyakap ko siya ng mahigpit at pinilit na hindi umiyak. Ang araw na dapat sana ay masaya, pero kabaliktaran ang nangyari sa aming magkapatid. Kasabayan din ito, 1 na din mula nung kami ay naulila at ang mga panahon ding ito na tila ba ang bagal ng oras at panahon. At dahil sa nasaksihan kong iyon, ipinangako ko sa sarili ko na magsisikap ako na magpapatuloy at hindi susuko para sa kapatid ko, para sa aming dalawa, para sa aming ikakaginhawa balang araw. Kaya sinikap kong tapusin ang aking sekundarya at nakapasok ako bilang room service sa 1 sa Pasay. Dito din pinagbukod na kami ng tiyuhin ko. Nakahanap ako ng room for rent para sa aming magkapatid at ang may-ari na inuupahan namin
ay mabait dahil siya ang nagbabantay sa kapatid ko habang ako ay nasa trabaho. Sila ay mag-asawang retirado at madalas nilang sabihin na nalilibang sila sa aking kapatid dahil ang kanilang mga anak ay nasa ibang bansa na nakatira. Nung nagsimula akong kumita, dito mas bumuti ng bahagya ang aming buhay. Nagsimula na ding mag-aral sa kindergarten ang kapatid ko. Sa totoo lang, hindi ko maitago ang aking tuwa nung makita ko siyang nakasuot ng uniforme. Kaya ako din ay mas lalong nagsikap. Nag-aral ako ng food and beverages service sa TESDA para mas tumaas kahit papaano ang sahod ko. Lumipas ang panahon, natapos ko ito at dahil sa certificate na ito, nakatulong upang tumaas ang aking sahod. Nakakaipon ako kahit kaunti para kung may emergency, meron akong mabubunot. Mula sa room rental, nakalipat kami sa maliit na apartment na sarili namin, na pag-aari din ng mag-asawa na nagbigay din ng diskwento sa aming upa. Sa mga panahong nagdaan, ang buhay ko ay umiikot sa aking kapatid. At ito ay bala kong ipagpatuloy hanggang siya ay magkolehiyo. Ngunit ang tadhana ay merong plano. Meron akong nakilalang babae na nagtatrabaho sa front desk sa parehong hotel kung saan ako nagtatrabaho. Nagkakilala kami dahil sa isang birthday party ng aming manager na isa ako sa mga imbitado at nagkataon na nandoon din siya. May crush ako sa kanya, unang kita ko pa lang, pero hindi ko ito pinahalata. Mas pinili kong maging magkaibigan lamang kami dahil ang prioridad ko ay ang kapatid ko. Masaya na ako na makita at makausap siya. Buo na ang araw ko. Kalaunan dahil kami ay naging magkaibigan, naging komportable na din akong ikinuwento ang buhay ko sa kanya. Na kung bakit ako nagsisikap upang mapag-aral at masuportahan ko ang aking kapatid. Hanggang sa kalaunan, nagkikita na kami sa labas. At sa tuwing lumalabas kami, ay ayos lamang sa kanya na kasakasama namin ang kapatid ko. Wala kaming opisyal na aminan, walang label, nakaswal lang, na iniisip ko na mas maigi ng ganito at mas nanaisin ko na makahanap siya ng mas lamang kaysa sa akin, na mas makapagbibigay sa kanya ng magandang buhay. Subalit, tila mas lalo pa siyang napapalapit sa kapatid ko dahil kapag wala itong pasok, nagpupunta ito sa bahay. Nagtuturo ng takdang aralin, kung minsan naman ipinapasyal niya ito sa mall at bibilhan ng merienda. Bukod dito, kapag may maling nagawa ang kapatid ko, tinuturuan din niya ito ng tamang pag-aasal. Sa makatuwid, tinuring din niyang kapatid ang kapatid ko. Sa kilos niyang ito, hindi ko mapigilan na kumirot ang puso ko dahil mas lalong lumalalim ang pag-ibig ko sa kanya. Natunay ngang maswerte ang lalaking mapipili niya. Lumipas muli ang panahon, isang araw habang kami ay naghahaponang tatlo, nagtanong ako ng, "Bunso, kamusta ang unang araw mo bilang grade 1? Mabait ba si teacher?" "Ah, nagdrawing po kami ngayon, kuya," sagot niya. "Talaga? Nasaan na? Pwede ba namin makita?" tanong ni Lisa. Bigla siyang yumuko at umiling na halatang nahiya. "Sige na bunso, tingnan namin ang kuya mo." Malumani na sambit muli ni Lisa, sabay hinaplos ang ulo ng kapatid ko at kumindat na nakangiti. Tumingala ito sabay tingin sa akin at ako naman ay nakangiting tumango. Ang iginuhit niya ay tatlong tao. Larawan ng isang lalaki, isang babae at isang batang lalaki. At bigla kong nasabi, "Ah, ito ba si inay at itay?" Muli siyang yumuko, kaya tinanong ko siyang muli, pero sa pagkakataong ito, nagsimula siyang umiyak. Kaya dali-dali ko siyang nilapitan para patahanin at humingi ako ng paumanhin. Nakaligtaan ko kung ano ang mararamdaman niya. Nung pagtahan niya, "Sorry po kuya, nung sinabi ni teacher na i-drawing ang mga magulang namin, hindi ko alam kung anong itsura nila." Bigla siyang umiyak muli. Kaya ang
na i-drawing ko ay ikaw at si Ate Lisa bilang si Inay at si Itay. Sorry, Kuya. Hindi ko sila maalala. Humihigbi niyang sambit. Tuluyan na ding tumulo ang luha ko. Nalungkot ako para sa kanya. Hindi ko alam o maimahe ang naramdaman niya noong mga sandaling iyon. Kaya labis akong naawa. Niyakap ko siya at sinabing, "Ayos lang bunso, wala ka dapat ihingi ng tawad." Maya-maya pa, kasama din namin si Lisa na nakayakap at napansin ko na maging siya ay umiyak. Sabay bigla siyang nagpahapyaw, "Ganganto lang ba tayo?" Tiningnan ko siya ng matagal, nakita ko siyang umiti at mahinang sinabi na, "Lisa, nais mo ba akong maging nobyo?" "Nobyo?" Pagtaas niya ng boses. Bigla akong kinabahan pero nagpatuloy siya. "Nobyo? Eh ang akala ko pa namang itatanong mo ay kung nais mo akong pakasalan." Nakangiti niyang sambit. Hindi ko mapigilan na matuwa at bigla siyang hinalikan sa pisngi. "Yay! Tatlo na tayo, Kuya!" Masayang sambit ng kapatid ko. At ito ang pagsisimula ng aming opisyal na relasyon. Bagamat malayo pa sa kaginhawahan ang aming buhay, pero kung kaming tatlo ay magkakasama at magtutulungan, walang pagsubok ang hindi namin makakayanang lampasan. At balang araw, mararating din namin ang lahat ng mga pangarap namin, kaagapay ang pagsisikap, pagpupursigi bilang isang pamilya. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!